Isa sa pinakamahalagang parte ng agrikultura sa buong Pilipinas ay ang pagpapalaki o pag-aalaga ng mga manok, sapagkat ang mga manok ay ang nagsisilbing pangunahing mapagkukunan ng produksyon ng mga itlog at karne para sa pagkonsumo ng makakain ng mga mamamayan at sa iba pang mga pangangailangan. Ayon sa pag-aaral, ang feeds ay isa sa mga factors na nakakaapekto sa kanilang growth performance. At ito rin ang nagkukonsumo ng pinakamalaking gastos na umaabot sa 65 to 75% in the total production cost. Subalit, ang presyo ng commercial feeds ay patuloy na tumataas. At sa bawat pagtaas nito, ay ganun ding pag-akyat ng presyo ng mga poultry products. Kung kaya't nakakaapekto ito ng direkta sa buong komunidad at lalong-lalo na sa mga poultry farmers sa bansa. So for this reason, the researchers tried to provide options po pagdating sa ipapakain ng mga poultry farmers sa alaga nilang broilers. Yung project output po namin ay tinawag ng Project Tuka na mas mura ang halaga compared sa commercial feeds. Ang Project Tuka po ay binubuo ng abundant resources na makikita natin kung saan-saan, katulad na lamang ng balat ng saba, talbos ng kamote at sapal ng nyog na merong enough na nutrient content para makatulong sa mas efficient pagpapalaki ng ating mga inaalagaang manok. Ginamit din po namin ang kuhol na naging main variable ng aming grupo dahil based po sa related studies na nabasa namin at napag-aralan, may high protein ang mga kuhol. Isa pa, ang paggamit ng kuhol sa pagiging animal feeds ay far better option at environmentally beneficial dahil nga peste po ito sa mga palayan. When combined po, ang mga ito ay makapagbibigay ng sapat na vitamins, minerals, and other nutritional requirements, most specifically protein and fat, dahil ito po ang pinakamahalaga sa finisher diet ng broilers. So, base po sa naging resulta ng complete proximate analysis conducted by the Regional Feed Chemical Analysis Lab ng Department of Agriculture, ang aming output po ay nagkakunti ng 11.61% crude protein, 8.31% moisture, 3.22% crude fiber, 9.42% crude fat, at 49.11% crude ash. Sinasaad dito na ang feed mixture ay mayroong katamtamang taas ng crude protein at crude fat, at meron ding napakataas na crude ash, ang mineral na part ng diet. Based naman po sa data gathered through observation and experimentation processes, yung first group of broilers na na-expose sa treatment 1 o ang Project Tuka ay may total average na weight gain na 758.33 grams. Kumpara sa aming second group na na-expose sa commercial feeds na ang nakuha lamang na total weight gain ay 675 grams. Pagdating naman po sa size gain, surprisingly ay mas mataas pa din ang nasa treatment 1 na may total na 8.976 centimeters na mas malaki compared to the second group that got 5.89 centimeters in average. Therefore, we conclude that the Tuka alternative feed finisher is more effective and definitely mas mura compared to commercial feeds. Sa totoo lang, di naman talaga alternative feed finisher yung naka-assign sa grupo namin. Actually, naka-assign kami para sa deworming ng mga broiler chickens. We even consulted the provincial veterinary office. Pero ang sabi nga, maikli lang ang buhay ng broiler chickens na sa 28 days pa lang ay kinakatay na ito. So, yung life cycle ng parasite, hindi siya matatapos. Sa madaling salita, very low percentage na lang ang magparasite ng mga broiler chickens. At dahil dito, sinuggest na lang nila na gumawa kami ng feeds. After nun, nagtanong-tanong kami ng mga existing problems about feeds and the price. We even look at the internet at dahil sa mga nagather naming informations, it successfully caught our attention and became our motivation to pursue this project. At ito na nga yung Project Tuka. Producing the most effective feed ratio given the organic resources or materials, doon talaga kami nahirapan. There were several trial and errors mostly due to minor mistakes kasi hindi talaga namin in-expect yung magiging outcome ng feeds namin. We've been like that for months and honestly, sobrang hirap talaga. Even so, given the circumstances, financial struggles, and the countless setbacks, we all have felt an enormous sense of achievement with the study coming to an end.
and napakalaking bonus na naging positive yung result. And now, I am proud that we were able to utilize pest and waste materials to an alternative feed finisher for broiler chickens which are purely organic and of course, cheaper. Sa pagkabuo rin ng proyekto naming ito, na-realize namin na lahat ng nilikha ay may kanya-kanyang rason at halaga. Katulad na lamang ng ipinatunay ng aming proyekto na gawa sa waste materials at peste. Dito din namin naisip na yung mga bagay na akala namin ay patapon na, it could benefit something pa pala and will turn into something valuable. Our project didn't just bind us together as one. It didn't just teach us na mag-isip or gumawa lang ng feeds kasi it also taught us to appreciate things even if it is small or big. Kaya we are very much thankful na ginawa namin ang studying ito na naging eye-opener na din po for us. However, the study does not end with this. Ako at ang aking mga kagrupo are genuinely hoping na maging isang significant contribution ito para sa ating komunidad. This could serve as a stepping stone or as a guide para sa ating mga mag-aaral na gusto rin i-pursue itong same line of study. We, the researchers, ay passionate po sa aming goal na sana ay makatulong ito large scale sa ating respected na poultry farmers, and extensively speaking, sana ay makatulong din ito sa ikauunlad ng agriculture sector ng ating bansa, ang Pilipinas in the near future. Again, this has been Team B from Grade 12 STEM Descartes of Mabini Colleges, now signing off. Bye-bye! Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy.